Mahigit sa 200 residente ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa bayan ng Minglanilla sa Cebu. Umaasa naman ang mga nasunugan na muli silang makakapagpatayo ng kanilang mga bahay. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng BTV Cebu. Kahit madaling araw, nagliwanag ang Sitio Fatima sa Barangay Linaw matapos sumiklab ang sunog. Mahigit 60 kabahayan ang nilamon ng apoy. Alas 5 na ng umaga, idiniklarang fire out. Dito sa Lipata Central School, pansamantalang nananatili ang mga nasunugan. Di alintana ang siksikan at ang mainit na sitwasyon. Ang mahalaga, walang nasawi o nawalan ng mahal sa buhay. Agad namigay ng tulong pinansyal ang LGU ng bayan ng Minglanilla sa pangunguna ni Mayor Rajiv Enad kasama ang DSWD. Nagpadala na din ng tulong ang Office of the Vice President. What I noticed instead, kasi wala silang bit-bit when they fled. So walang basic needs, walang plato, kutsara, tinidor, baso. So right now, even yung mga ganun na cases, yung mga ganun na needs are slowly being supplied. In fact, our barangay staff and a lot of volunteers have been busy segregating the goods to be equally given to everyone. Sa tent muna natutulog ang pamilya ni Tatay Jose. Hindi niya magawang iwan ang kanyang tahanan sa loob ng 3 dekada. Salamat sa Ginoo nga wa dyan namatay ba? Wa mo sa sir. Okay lang, balag. Mawagta, masunog ka na basa, magtanti ako mga po mga anak. Ano ba? Nag-inspeksyon na sa fire scene ang mga opisyal ng LGU para masuri ang iba pang mga kakailanganin ng mga nasunugan. Patuloy na tumatanggap ng anumang tulong ang LGU ng bayan ng Minglanilla para kahit papano'y makabangon muli ang mga apektadong mga kababayan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.